Hi everyone! Welcome po ulit sa ating YouTube channel today. Ako po si Rodolfo Egaa Jr. ng Gaa Electrical Services. So ngayon ang pag-uusapan natin, paano ba nakakatipid sa bill ng kuryente pag gumagamit tayo ng aircon. So tara, isa-isahin natin ito. Ayan, so tulad na nabanggit kanina, ang pinag-uusapan po natin ay pagtitipid po sa kuryente. Naku, alam po ninyo, kung isipin po natin, di ba, sometimes tayo po nag-work tayo. Every month, nakakatanggap tayo ng sweldo. 8,000 to... Ang salary natin nagre-range ng 8,000 to 20,000. Kung isipin po natin, kung may aircon tayo, halos sa utility bills lang napupunta ang sinesweldo po natin. So isipin natin, 'di ba, kung makakatipid tayo sa kuryente, maaring yung maititipid natin, maidaragdag natin sa iba't ibang mga gastusin natin sa mga bilihin, lalo na sa pagkain natin. So ngayon, iisa-isahin natin. Meron po akong inihandang tatlong tips para makatipid tayo sa kuryente. Okay, so unahin natin. Pag po tayo may aircon, ang mga bago lumalabas po ngayon, yung tinatawag po na inverter type ng aircon. Ano po may inverter? So, ito po yung pinapatakbo siya sa pamamagitan ng direct current o DC operation. So, kung yung conventional, usually pinapatakbo siya ng alternate current. So, yung electrical components nitong inverter, pinapatakbo siya sa pamamagitan ng direct current o DC. Ayan, so ano yung mga advantage nito? Number one, matipid sa kuryente. So usually pag punta ninyo sa iba't ibang appliances store, sa Abenson or sa iba't ibang mga appliances store, so i-recommend nila kung magtitipid kayo sa kuryente, bumili kayo ng inverter. Ayan. So ano pa yung advantage nito bukod sa nakatipid kayo? Yung inverter po, meron din po siyang features na tinatawag na fast cooling. So ano po yun? Eh yung sa maliit na span ng time, mabilis na mapapalamig yung paligid natin. Ayan. So kahit meron siyang advantage, meron din pong disadvantage ang inverter aircon. So pareto po, lagi po ninyo isaisip ito. Kasi minsan naso-surprise iba na napapagaso sila. Nakatipid nga sila sa kuryente pero napapagastos naman sila sa ibang bagay. Ayan. So isipin po natin na ang inverter po, sensitive po yung mga electrical components po niya, yung mga electrical parts po niya. So anytime na magka problema, sometimes yung buong parts ang kinakailangan palitan. Yan, di ka mukha ng conventional, kung nasira ang capacitor lang. So sa inverter, pag nasira po yung capacitor na maliit, sometimes even yung buong board, kinakailangan na rin po siyang palitan. Yan. So ano pa po? Ang inverter po kasi, mas mahal siya bilhin kumpara sa conventional. So kung may budget naman po kayo, pwede po kayong bumili ng inverter na aircon. Ang kagandahan po nun, makakatipid kayo sa kuryente. So yun nga lang po, pag hindi natin naging careful, halimbawa, kampante tayo na hindi siya regular ipalinis, halimbawa abuti ng ilang years, kasi sinasabi natin malamig pa naman ang aircon natin, pero hindi natin nasusunod yung regular schedule ng cleaning. So yun din po, pwedeng masira din po ibang parts po niya. Ayan, sige, so sa pangalawa tayo. Ayan, so yung pangalawang tip, ito yung dapat right size o tama dapat yung sukat ng aircon na bibili natin. So kung halimbawa oversize naman siya, dapat hindi siya undersize. Kung oversize naman yung nabili natin, kung halimbawa ang recommended is 1 horsepower, tapos ang nabili natin is 2 horsepower, okay lang din naman po yun in a way na mas mabilis niya lang mapapatay ang compressor, kasi mabilis niya lang mapapalamig ang kwarto. So kung undersize naman po, ang mangyayari, matagal aandar ang compressor, kasi mas matagal niyang palalamigin ang area. So kung ganun, kung matagal umaandar ang compressor, ang mangyayari po kasi, yun po yung mas malakas po siya sa kuryente. So kung ang 1 horsepower ay 746 watts,
So, sa isang oras na umaandar yun, 746. So, kung nasa dalawang oras, nasa 1,500 watts o 1.5 kilowatts din po ang nakukusumo nating kuryente. Ayan, so, ang pangalawang tip, dapat tama yung sukat ng bibili natin. Ngayon, kung halimbawa, di tayo kampante kung anong sukat ng aircon, kung ilang horsepower ang bibili natin, pwede po natin itanong yan sa ano, sa mga salesman. Alam po nila yan kasi na-orient sila sa mga product knowledge to na binibenta po nila. So, sabihin lang po natin yung sukat ng square area. Kung ilang square area yung paggagamitan natin ng aircon. Ayan. Sige po. Ayan, so yung pangatlo, ito po, pinag-usapan na rin po natin yung katipiran. Ayan. So parang mapasin po ninyo sa paligid natin, halos ang problema ay kailangan natin mag-provide ng aircon dahil ang paligid natin is sobrang init. So parang kaya natin yung kontrolin. Kung alam po ninyo noong unang panahon, di ba wala naman pong aircon. Ayan, mapasin ninyo yung mga panahon pa ng ating lolo't lola, eh ang ginagamit lang po nila is pamaypay. Enough na po yun, o kaya wala sila talagang air conditioning na tinatawag. So ngayon po, pre-practice ko po yan dito po sa opisina. So ngayon po, ituturo ko po kayo sa opisina ko po. Ngayon. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa aking opisina. Kung mapapansin po ninyo yan, ito po yung paligid ko. Nandyan yung mga area book namin na kung saan dyan namin ino-organize yung listahan ng mga customers at listahan ng mga pupuntahan namin araw-araw. At ino-organize din po namin dyan yung mga dokumento po namin. Ayan, so ayan po yung aking sa likuran. Mapasin po ninyo sa likuran ko, meron lang ako nag-iisang electric fan. Ayan, nag-iisang electric fan. So, tingnan po ninyo sa paligid ko, halos wala kayong nakitang aircon. Ayan. Pero, sisilipin po natin ang bintana. Ayan. Sisilipin po natin ang bintana. Teka lang ah. Ayan. So, mapasin po ninyo sa aking likuran yan. Lalapit natin yan. Ayan. Sa aking likuran, ventilated po ako ng mga puno at halaman. So yan po yung nagbibigay sa akin ng tamang ventilation na kung saan di ko na kinakailangan ng mag-provide ng aircon. So ngayon po, meron kaming aircon po sa kwarto, pero ginagamit lang po namin yan pag sobrang init at kinakailangan na po siya. So para ngayong December, month of December, dahil malamig naman po yung panahon, hindi po namin kinakailangan gumamit ng aircon. Ayan. So, pangatlong tips. Ayan. Kailangan po, dapat ang paligid po natin, kung halimbawa, may chance po tayo na tayo yung magtatayo ng, ano, ng bahay natin. Ayan. Magdi-design tayo ng ano, sa square area. Isa pong tip doon, wag lang po natin sasagarin siya sa, ano, sa pinakadulo ng lote. Yung, ano, yung dingding natin. Kasi mas importante pa rin po na may ventilation. May ventilation na makapagtanim tayo ng mga puno, makapagtanim tayo ng halaman. Ito pa maganda sa panahon natin ngayon dahil mahirap ang buhay. So, pwede pa tayo magtanim ng mga ano, ng mga gulay sa paligid natin. Ayan. So, yan yung paligid ko. Mapasin ninyo, di ba? Ayan, sa labas ko, maluwag siya kasi puro puno pa siya. Puro halaman. So hindi ko po sinagad yung ano, yung bakod po ng bahay po namin. So anytime kung gusto ko maglagay po dyan ng aircon, pwede. O kung yung kapitbahay namin, magtayo dyan ng mataas na building, okay lang din po yun. Kasi yung lote naman po is hindi naman po siya nasagad. Ayan, so hope na marami tayo natutunan ngayon. So sa tatlo na yun, i-review natin. Unang-una, makakatipid tayo pag ang ginagamit natin ay inverter na aircon. Pangalawa, makakatipid tayo pag ang ginagamit nating aircon ay tama ang sukat o right size. At yung pangatlo sa tip natin, proper ventilation pa rin naman po.
baka naman po na kung marami naman po puno sa paligid o halaman, hindi na natin siya kinakailangan pang mag-aircon. So malaking katipiran po yun. So biruin po ninyo, ang bill namin sa kuryente, umabot po siya ng nasa mga 500 pesos. So malaking katipiran nyo kasi sa ibang mga kakilala ko na may aircon, 5,000, nagre-range ng 3,000 to 8,000 ang binabayaran nilang bill sa kuryente. So maliit pa po yun para sa kanila. Ayan. Pero sa akin, malaking katipiran na rin po yun. So kung ibabangga po siya sa 500 pesos na ano, nabili sa kuryente. Yan, so maraming salamat sa ating lahat. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel and hit the notification bell para magiging updated po kayo sa mga susunod po nating video. Ayan, so ingat po tayo lahat at God bless po sa lahat ng ating mga ginagawa. Pagpapalain po tayo ng Diyos. Ayan, so maraming salamat!